Hey yo mga juang ko sa basketball, welcome back again sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, pakiconsider po ang pag-subscribe at pakihit ang notification bell para laging updated sa aking latest video na i-upload. Ngayon naman mga juang ko sa basketball, isang nakalungkot na balita na may isang PBA team ang aalis sa PBA. Ang ating pinag-uusapan dito mga Edson ko sa basketball ay walang iba kundi ang Alaska Aces. Sa mahigit na 3 dekada nga ay aalis na nga ang Alaska Aces pagkatapos ng season ending Governor's Cup. Ang Alaska Aces ay nag-release ng official statement about sa kanilang team's retirement noong Wednesday ng umaga, February 16. Via its Facebook page. After ng 3 dekada sa basketball at 14 titles at isang Grand Slam, binigyan niya ng assurance ang Alaska organization ang mga players at ang coaching staff nito na may makatanggap pa rin kahit paano pagkatapos ng season ng Governor's Cup. For the last 35 seasons, ang Alaska Aces has brought pride and honor Enjoy to the Alaska Milk Corporation. Pumasok sa liga ang Alaska Aces noong 1986 kung saan nagkaroon agad ng roster na pang-championship caliber at dominated ang liga ng 10 championships sa middle ng 90s including a Grand Slam in 1996. Ang mga player na nagkaroon ng Grand Slam ay pinangunahan na Johnny Abarrientos, Jojo Lastimosa, Fong Hawkins, Jeffrey Carriazo, at Kenneth Durendez. At doon na nga nagsimula ang 14th championship ng Alaska Aces sa pangunguna ni Coach Tim Kuhn. Huling nakapasok sa PBA Finals ang Alaska Aces noong 2018 Governor's Cup pero natalo sila sa Magnolia Hotshots. Ang Alaska Aces ay tinaguri ang Team of the 90s kung saan mahirap talunin ng kahit sinong team sa PBA. Pero nakakalungkot lamang at aalis na sila sa liga. At very promising pa naman ang mga players na may iwan. Ang tanong ngayon ng mga karamihan, mga gisiyon ko sa basketball, kung anong mangyayari sa mga PBA player ng Alaska. Ayon sa rules nga ng PBA, kung walang bibili sa franchise ng Alaska, ay madadivert ito sa PBA ang kanilang franchise at ang mga player ay dadaan sa dispersal draft. Ngunit, meron na tayong 3 team na hindi pinangalanan ng PBA kung saan interesado sa franchise ng Alaska Aces. Isa na nga rito ang interesado ng company na bibili sa franchise ng Alaska at ang very vocal na Chokes to Go kung saan noon pa ito ay gustong pumasok sa PBA. Kung kayo ang tatanungin mga igsoon ko sa basketball, anong masasabi niyo sa pag-alis ng Alaska Aces sa PBA? Paki-comment na lang po at pakibigay ang inyong reaction sa comment section. Dito nagtatapos ang ating maikling video mga igsoon ko sa basketball. Maraming salamat sa panonood.